Nasa 10 milyong pamilyang Pilipino ang walang maayos na palikuran ayon sa Department of Health. Kaya may pansamantalang solusyon dito ang pamahalaan at ilang pribadong grupo. Yan ang Portable Cubeta. Nasa frontline ng balitang yan, si Romel Lopez. Kung hindi sa Arenola, sa ilog ang takbo ng mga kagaya ni Apple sa oras ng tawag ng kalikasan. Kabilang si Apple sa mga residente ng Barangay 27 sa Parola sa Tondo na karamihan ay walang palikuran. Kaya tambagsakan ang kanilang mga dumi, diretso sa ilog Pasig. Siyempre, ang hirap sa tabing ng ilog. Sabi nga nila, kailangan nga daw ang kapaligiran natin is malinis, di ba? Eh, kaso no choice po tayo. Ito ang naisaksyonan ng proyektong Cubeta Ko ng DENR, Manila LGU, Maynila at ilang international NGO. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng maayos na palikuran ang mga nasa depressed area ng lungsod. Sa tala ng Department of Health, nasa 10 milyong pamilyang Pilipino ang walang akses sa ligtas at maayos sa sanitation services. Nais din ang proyekto na tuldukan ang pagtatapo ng dumi sa Manila Bay. Kung mahirap tayo, hindi naman kailangan maging dugyot. May mga pamamaraan naman na mapanatiling yung kalinisan sa kapaligiran, sa pamamahay at sa sarili. Maiwasan din natin, naturally, yung ibang mga sakit na nanggagaling sa dumi ng tao na maaaring kumalat sa mga bata. Approved naman sa mga residente ang libreng kubeta. Malaking bagay po sa akin. Nakatulad ko, maraming anak na maliit, mas kailangan na kailangan ko po to. Dati po, yung wala pa po to, sa ilog po. Nasa 400 toilet ang ipamimigay sa Tondo at target pa itong palawigin sa iba pang lugar sa lungsod. Ganito nga yung itsura ng mga portable toilets na pinamamahagi ng LGU Manila, DENR Manila at ilang international NGO. Gawa ito sa plastic, may sarili yung flush, may exhaust system nga para sumingaw kung ano man yung magiging laman nitong reservoir na ito, kung saan dyan nga iipunin yung dumi ng tao. Ang kagandahan pa nito, nagtakda nga na nga 2 araw kada linggo na schedule ng pangongolekta ng mga dumi para masiguro naman yung sanitation ng lugar. Lunes at Huwebes ang koleksyon ng dumi, maaari ring maghati ang mga residente sa portable toilet. Depende kung may lugar, different families, hopefully mga 2 or 3 families per portable toilet ang setup na magsishare sila and respetuhan ng paggagamit. Paglilinaw naman ng LGU, pansamantalang solusyon lang sa problema ang mga portable toilet. Target nilang ilipat at bigyan ng maayos sa tirahan ang mga residente sa Parola. Nagbabalita mula sa frontline, Romy Lopez, News 5.